What's good sa inyo mga kapoks? Ichi my fucking boy Lil J here back again after ng isang taon. So yun, bali magbablog ako ng... Ay hindi, para itutur ko kayo siguro sa mga alaga ko. Tapos fight ako sa inyo kung paano sila pinapakain. Ay, sige, kunin ko na yung mga alaga ko. So yun mga kapoks, andito na tayo sa mga alaga ko. Ayun, tamang kapilang muna tayo, higop muna tayo. Tangin ang init. So ito yung papakain ko sa kanila. Bali yung mga alaga ko nga pala is isang Tyrannocaylus murinus aka Orange Baboon Tarantula. Yan, andyan lang siya somewhere dyan. Tapos ito din sa ano rin to, Tyrannocaylus murinus din to, OBT din, Orange Baboon Tarantula. Andyan lang rin siya sa mga ano niya, webbing niya. Tapos ito naman is isa siyang Great Horned Baboon Tarantula or Rear Horned Baboon Tarantula. So yun, bali binigay sa amin to ni Kuya Jong. So ito yung akin, tapos ito yung kay Rafael, kung naalala niyo yun sa video ko nung nakaraan, ay nung dati. Yun, yan, saan yung dalawang yan? Ito lang yung akin, ito lang hiningi ko, isang Orange Baboon. Tapos ito na gender na namin to eh, which is ito yung female. Tapos ito hindi pa namin na gender kasi nakalimutan ko yung gender. Tapos ito, posibleng male to, posibleng male. Hindi ko alam, pagka nag-molt, papaitaw lang rin sa inyo. Bibidyo ko na rin kung paano ko sila gine-gender. Alright, so yun, papakain na tayo. Dalawang tongs para, wala, kabado ako minsan eh. Basi minsan mag-bolt sila. Tapos makalabas ang kalat na naman dito sa kwarto ko ngayon. Tapos naka-ready na rin yung ating catch cup. So yun, subukan natin pakainin muna yung... aking, ay hindi, mamaya yan, kasi ano yan eh, hindi siya ganun ka heavy eater, hindi siya ganun kalupi, hindi siya ganun masyado nag-take down, kaya hindi muna natin siya pakainin. Ito muna kasi ito nung nag-molt to hindi pa namin napapakain. So yan, tatry natin ito pakainin. Stand ko lang muna ito, ano, medyo nahihirapan ako eh. Itong mga tarantula pa na to ay mga old world tarantula, meaning hindi sila ganun kabait. Pagka tapos yung venom content siguro nito, basta medyo maano kamandag nito mga te. Hindi yun, iniso. Dito sa gilid do. So, ng. Basta makita niyo mamaya yung sungay. Wala labas siguro muna. Ay pakakain ko na muna. Okay, so tang ina, nakakabana ako. Kuha tayo ng pagkain nila dito na mealworm. Ito, pwede na ito siguro. Oh, kung focus ka agad, man. Ayan. Ano siya? So, lalaglag lang natin dito yung pagkain. Ayan, boom! Putang ino, tinignan agad. Sheesh! God damn, wala na. Putang ina. Yun yung horned baboon tarantula. Ayan siya yan. Hindi masyado makita dito kasi, tang ina. Basta yan dyan siya. Substrate namin is cocopit lang. Tapos nilagyan ko lang, nilagyan lang ni Rap-Rap ng PVC pipe para may pagborrowan siya, kaso wala, hindi niya sinukayan dun eh. Hindi niya na rin tinabunan yung dito, dati tinabunan niya to. Sa susunod, tuturuan ko na rin siya siguro kung paano ayusin to. Okay na, okay na yung baboon tarantula, yung horned baboon tarantula. Rear horned tarantula, baboon tarantula. Puta na, nabubulol ako, hype. Ayan. Pagkatapos, set aside na natin ito kasi ito siya kumain. Susunod naman natin yung ano ni Rap-Rap, Tyrannocaylus murinus ni Rap-Rap aka Orange Baboon Tarantula, the notorious Orange Baboon Tarantula. Puta, ito mga speedy itong mga ito, yung nakatakas to one time nung gabi na dito pa namin siya inalagaan sa bahay namin eh. Dito naman ako nag-aalaga ng tarantula ko, pero yung kay Rap-Rap inuwi niya na sa kanila. Ayan, hanapin lang natin siya dito. Dito lang. Ando siya sa loob eh. Alam ko lang dito siya sa loob eh. Ayun o, boom, putong ano. Ayan. Gusto kong sirain yung butas ng bahay niya para sana medyo maayos yung pagkakabigay natin, tapos masilip natin. Pero sige, tatry natin. Sana hindi siya mag-bolt. Halap lang tayo ng medyo maganda yung papakain sa kanya kasi medyo medyo malaki na siya ito. O ito, ay gago, good size. Sheesh. Nalagyan natin siya dyan sa may catch cup. Tapos dito, patong ko muna to dito.
para sali mag-bolt, medyo malayo pa yung tatakbuhin niya para makababa siya sa sahig. Yeah. Yan, sa side na lang natin siyang ganyan. Tapos, try natin sirain yung bahay niya. Ay, sirain. Bubutasan lang natin. Hindi naman natin totally sisirain. Ito kakamolt lang nito pero siguro 1 week na rin siguro nung nag-molt to. Kaya susubukan natin ngayon pakainin kung kakain. Nanginig-ginig-ginig ko. Laki na kasi. Nakakatakot eh. Ayun siyo. Tangka na. Laki niya na pre. Wow. Huwag kang maglalabas, men. Ewa ko nakikita niyo dyan. Hindi ito. Try natin. Hindi makikita pag ganito eh. Ayun siyo. Putang ino. Nakatakot pre. Sirap-rap. Tinamad na maglagay ng tubig sa water dish nilo. Sayang kunin natin to. Papakain na natin. Lagyan natin dito sa may butas. Yan, tingnan natin kung kainin niya. Sana, ay, wala. Ayun, boom, putang ino mo. Solid yun, oh. Pangura tuloy ako, gago. Kasi tinake down niya na agad, eh. Ata hindi na natin napalabas, pero okay na rin. At least nakain niya na, diba? Ito naman, ang hide naman nito is may cork bark dito. Tapos kahoy na naka-glue stick dito. Si Kuya Jong na ito nag-ano nito, yung nagbigay sa amin. Siya na nag-ayos niyan. Shoutout kay Kuya Jong. Bayaw namin na nagbigay na itong tatlong tarantula. So, tapos na yung kay Rap-Rap. Ngayon yung akin, susubukan naman natin. Sarado lang natin. Make sure na hindi na sila makatakas. Yan. Eat well mga body. Ito na. Ang ating Drenocylus murinus. AKA Orange Baboon. Orange Baboon din to. Parehas yan. Dalawa. Ewan ko kung siguro ito kumpirmado na kasi naming female to. Pero pag ito nakumpirma kong male din, baka siguro subukan namin mag-breed ni Rafael. Ayan, wait lang, yung kape ko lumalamig na. Ayan, subukan natin. Ay, pakita ko muna yung bahay niya sa inyo. Ay, tanggol pa po. Tanggol, nasira pa ata. Ay, hindi pala nasira. Ano lang. Gusto ko sana gumawa ng ano, bioactive na enclosure para sa tarantula. Kaso di pa ako ganun kalupit mag ano, maglagay-lagay ng mga kung ano-ano sa kulungan ng tarantula. Ito, yan. Iyangat lang natin, tapos pakita natin yung dito pagtipok na yun. Diba? Oo, tawag yun. Kulang na lang ano, mga fake plants eh. Para yung water dish niya, hindi niya panubos. So, alam ko nandito lang siya somewhere eh. Kung hindi dyan siguro sa loob niya, nandito yan. Kasi dito, ayun. Dito kasi siya nakita kong kumukuha ng gumagawa ng bahay noong nakaraan. Silipin natin siya dito. Kala hindi siya makita eh. Pero wait lang, tatry natin. Kasi ewan ko, primol to kasi ilang beses ko na sinubukan pakainin to eh. Siguro tatlong beses na. Ayaw kumain. 1 week na rin siya siguro hindi kumakain. Eh, 1 week mahigit. Siguro magto 2 weeks na rin. Di ko lang sure. Pero tingnan natin ba kasi nag-threat pause agad siya. Tangina. Lang, kinakabahan ako. Patong lang ulit natin sila dito para sakaling makatakbo. Tangina, pag ito tumakbo, mahirap huliin yan dito. Tira mo naman ang kalat, min. Yan. Okay. So, yan. Check natin dito kung nandito siya. Yan, paano gumagal mo siya? Ando na siya sa likod. Gago. Ito may posibilidad na maging male to eh. Kasi maliit siya kaya, uy, ito nga nakahiga. Threat post na siya doon sa gilid. Oh. Kasi ito na una itong nag-molt kaysa din sa kay Rap-Rap. Ngayon, nung pagka-molt nung kay Rap-Rap, mas malaki ngayon yung kay Rap-Rap kaysa sa akin. Tapos nag-molt ulit yung kay Rap-Rap. Mabilis nga mag-molt nung kay Rap-Rap, ayaw mo kung bakit eh. Hindi ko rin sure kung bakit ganun. Kasi kuha mo na tayo nung mga feeders natin dito. Wala sila lahat. Ito siguro, good size na siguro to. You know. Mealworm lang muna pinapakain ko kasi wala pang pambiling cockroach. Ay, shit. Pagpino mo. Matumak mo dyan, pre. Dito ko lang muna. Yan, dyan kasi may butas. Tingnan natin kung may takedown. And wala. Kulang takedown, pre. Wala siyang gana kumain. Natin dito sa may gilid. Ayun siya, putong inong. Okay, gago. Baka nagmumulot na to, min.
Kasi tangina, napansin ko hindi rin siya masyadong active kasi. Kaya may possibilities na uyuy gago. Ay hindi, naka threat post lang pala siya ng ano, nakabaliktad. Gago, ayaw kasi magpakuha na itong animal. Yun. Hindi ko alam kung nagmumult na to ano eh. Yun. Kinain niya na sa wakas. Kumain na ay. Saan ka na di natin makita. Mali na yung binibidyo ko hayop. Kinain niya na ba? Hindi pa eh. Bilitawan niya yung. Bilitawan niya yung pagkain niya. Kinagatan niya lang tas wala na. Wala pa. Hindi pa kakain to mga buddy. Uy, ito na nakatakas na naman yung ano, mealworm. Hindi ka naman makatakas buddy. Diyan ka na. Ino mo ka. Okay, another failed attempt na magpakain tayo ng isang OBT, which is yung OBT ko pa, putang ina. Ayun, bali, yun lang muna. Okay, so yun. Another failed attempt sa feeding na itong Tyrannocaelus murinus ko. Pero nakakain yung kay Rafael, yung kanyang horned baboon, tarantula, tsaka yung kanyang Tyrannocaelus murinus. So yun. Salamat nga pala kay Rafael Gonzales sa pinsan ko sa pagpapayaran na itong tarantula niya, itong dalawa niyang tarantula. Yan. Maraming salamat sa kay Raprap. Tapos shoutout din sa kanya, shoutout kay Raprap, shoutout din kay Kwedyong Aquino na nagbigay ng tarantula. So yun, yung itong tarantula na to na mga baboon tarantula, hindi sila pang beginner. Tapos hindi rin sila advisable na alagaan para sa beginner kasi nga dahil sa old world sila, ang mga old world tarantula daw pala kasi is masyado mabibilis, tsaka medyo masakit pag inaagat ka. May yung kumandag kasi nila parang sa paano ko ba sasabihin ito? Basta sobrang lakas ng kumandag niya mga yan. So yun, huwag kayo mag-aalaga ng ganito. Pag beginner pa kayo, maraming choices dyan. Maraming tarantula na pagpipilian para sa mga beginner. Huwag kayong pasaway katulad namin na nag-alaga agad ng mga pang advanced keeper ng tarantula yun. So yun, dito lang ulit matatapos. And peace!